Hey you! Tawag nito sa kanya. Nagmamadali namang lumapit si Claudine sa lasing niyang amo. Sir? Your. Tinitigan nito ng mabuti ang mukha niya kaya nakatunga nga naman si Claudine. At dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya, naamoy niya ang alak sa mainit nitong hininga na tumama sa mukha niya. Beautiful. Napakurap naman si Claudine. Po? Maganda daw siya? Kasi nga talaga tong isang to. Noong una pagkakita lamang nila ay nilait-lait nito ang kanyang itsura. Pero ngayon ay pinupuri siya sa kanyang kagandahan. Gusto niyo po bang samahan ko na po kayo sa kwarto niyo, sir? Lasing na lasing po kayo, kailangan niyo pong magpahinga. Nagulat naman si Claudine noong akmang hahawakan niya ito sa kamay nang bigla na lang nitong tabigin ang kamay niya. Hey, mapupungay ang mga mata na tiningnan siya ng binata kapag kuwan ay ngumiti ng sobrang tamis. Do you want to be my fiancé? Ha? Natataranta na sabi niya. You're beautiful. Lasing na lasing na talaga ito. Para bang masusukan na nga rin sa labis na kalasingan. Be my fiancé. I'll give you 2 million in exchange. Bago ka pa lang sa channel na ito, at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Inay, ano po nangyayari? Bakit ka po umiiyak? Puno ng pag-aalala na sinalubong ni Claudine ang ina nang makita itong umiiyak na naglalakad. Anak! Muntik pang matumba ang inay niya. Mabuti na lang at naalalayan niya ito. Ang kuya mo, dinala siya sa presinto. Napagbintangan siyang nagnakaw ng isa sa mga pasahero niya. Ang buong akala ni Claudine ay sapat na ang mga problema na dumating sa pamilya nila. Tapos maaksidente ng kanyang ama, at naparalisado dahilan kaya hindi na ito nakapagtrabaho. Akala niya ay sapat na ang dagok at hahayaan din sila ng mundo na makaahon man lang sa problema, subalit ay may mas malala pa pala doon. Nakulong ang mabait niyang kuya. Napagbintangan daw itong nagnakaw ng pitaka ng pasahero nitong bakla. Para makalaya ay kailangan nila ng malaking halaga bilang pangpiyansa. Huwag kang mag-alala, kuya. Gagawa ko ng paraan na mabuo ko lang ang halaga para makalaya ka na dito. Pangako niya kay Marco na nakahawak na ngayon sa rehas. Huwag na huwag mong ibebenta ang katawan at dangal mo para lang makalikom ka ng sapat na halaga na pera. Ayos lang, nababulok ako dito sa kulungan. Huwag kang engot dyan kuya, hindi ko namang gagawin yon. Aniya at natawa kahit papuno ng luha ang kanyang mga mata. Nag-aalala lang ako. Baka mamaya yun nga ang gawin mo para lang makaipon ka ng sapat na halaga. Hindi ko matatanggap yun. Kuya, hindi ko gagawin yun. Luluwas lang ako na Maynila para dun maghanap ng trabaho. Kailangan din kasi ng pambili ng gamot ni tatay. Paliwanag niya na mas ikinalungkot naman ang kuya niya. Pasensya ka na kapatid ha. Pati tuloy ako ay nadamay pa sa kailangan mong isipin. Ano ka ba? Ang drama mo. Ayos lang yun. Matapos makaalis ni Claudine ay lumabas na rin mula sa pinagtataguan ng bakla na nagpakulong kay Marco. Narinig nito ang lahat ng usapan ng magkapatid. Nang makita naman ni Marco ang bakla ay kaagad na kumulo ang kanyang dugo. Sa mga sandaling iyon ay parabang gustong gusto ni Marco na sirain ang bakal na rehas at sakali ng sobrang higpit ang bakla hanggang sa magkulay violet na ito. Hay nako Marco Salcedo, kung pumayag ka lang sana sa inaloko sa'yo, at kung hinayaan mo lang ako na gawin ang gusto kong gawin sa'yo, eh di sana hindi ito nangyayari sa'yo ngayon. Eh di sana hindi mahihirapan ang kapatid mo at hindi ka sana makulong dito ngayon. Pero ang kaso inuna mo pa yung yabang mo eh. Walang-wala na nga kayo, magmamalinis ka pa. Eh sa halip na pumayag ka sa gusto ko na isang gabing kaligayahan, sinapak mo pa ako. Ayun tuloy, bilanggo ka ngayon. Sira ulo, mamamatay na lang ako dito sa kulungan. Pero hindi kita papatulan. Nakakadiri ka.
Galit na sabi ni Marco kaya mas lalo lamang napangisi ang bakla. Tingnan na lang natin kung saan naabot yung yabang mo, Marco Salcedo. Tsaka kung darating ang araw at lalapit ka rin sa akin at magmamakaawa. Walang sino mang lalaking tumatanggi sa kamandag ko, no, Marco? Aba, ako na ata ang pinakamaganda at mayaman dito sa lugar natin. Halos tawagin na ni Marco ang lahat ng santo para mabigyan siya ng mahabang pasensya at huwag na ulit dumating sa punto na mabibigwasan niya na ulit ang kampo ni Satanas na nasa kanyang harapan. Ayaw niya nang dagdagan pa ang problema ng pamilya nila at mas lalong ayaw niyang mas lalong mahirapan ang kapatid niya. Tandaan mo tong tarantado ka. Sa oras na makalabas ako dito, maghukay ka ng malalim sa iyong bakunan. Para doon ko magtago dahil sisiguraduhin kung uubusin ko yung ngipin mo na ninakaw mo sa mga alaga mong koneho. Banta ni Marco kaya naman napahawak naman ang impakto sa malaki nitong mga ngipin. Walang hiya ka. Bakit naman nilalait mo ang ngipin ko? Porkit ipinanganak kang gwapo at mukhang perpekto, nilalait mo ang likha ng Diyos? Offended na singhal ng bakla. Tarantado, huwag mong madamay-damay ang Diyos sa kadimonyuhan mo. Lumayas ka sa harapan ko at baka di ako makapagpigil at muli kitang masapak. Tinalikuran ni Marco ang impakto para hindi niya na makita ang nakakabanas na pagmumukha ng walang hiya. Ang bakla na iyon ang dahilan kung bakit siya nakakulong ngayon. Paano? Ang gusto ng anak ng Diablo ay maging kasintahan siya. Noong una ay magalang siyang tumanggi at sinabi na hindi siya ganong uri ng tao. Pero sa sumunod ay hinipuan siya ng anak ni Satanas at sinabi na kahit isang gabi lang na pagpapaligaya ay sapat na. Hindi naman nagawang pigilan ni Marco ang sarili kaya nasapak niya ng sobrang lakas ang bakla. Mukhang tanggal pa nga ata ang isa nitong malaking ngipin. Bilang ganti sa kanya ay nagkunwari ang bakla na ninakawan niya raw ito. Nagkataon naman na nasa liblib na daan na sila nang mangyari yon kaya walang saksi sa kamanyakan sa kanya ng anak ng Diablo. At dahil nga alam ng mga tao sa kaniling lugar kung gaanong kahirap ang kanilang buhay, naniwala sila sa sabi ng baklang koneho na magnanakaw siya. Ate, matatagalan ka po ba sa Maynila? Ang umiyak na tanong kay Claudine ng bunsong kapatid niya. Oo, Nat. Mag-aral kayo ng mabuti ng ate araw mo dito, ha? Pag nasa Maynila na ako at may nahanap na akong trabaho, pangako sa inyo ni ate na magpapadala ako lagi sa inyo. Alagaan niyo rin sina inay at itay dito. Kayo na lang ang kasama nila dito sa bahay, kaya kayo na lang muna mag-alaga sa kanila, ha? Umiiyak na lumapit kay Claudine si Ara at niyakap siya nito ng sobrang higpit na halos ayaw nang humiwalay. Lumapit din sa kanila si Nat at yumakap rin. Habang ang kanilang mga magulang na nakatingin sa kanila ay iyak din ng iyak. Mag-iingat ka doon, anak, ha? Palagi ka naming ipagdarasal dito, sabi ng kanilang ina. Niyakap din ni Claudine ang magulang at nangako na gagawin niya ang lahat para makahanap ng trabaho at makapagpadala sa kanila dito. Mahirap man para kay Claudine ang malayo sa pamilya na pagpasyahan niya na lumuwas sa Maynila upang doon naman ay makipagsapalaran. Nasa Cubao na tayo ngayon, miss. Sumakay ka na lang ng bus patungo doon sa paroroonan mo. Sabi sa kanya ng konduktor ng ordinary na bus na sinakyan niya mula sa kanilang probinsya. Salamat po, sir. Sabi niya tumayo na. Tinulungan naman siya ng konduktor na ibaba sa bus ang mga daladala niya. Iginala niyang paningin sa lugar kung nasaan siya. Ito na pala ang Cubao. Hindi naman pala ganong kaganda. Ang akala niya kasi ay sobrang ganda ng lugar na ito. Pero hindi pa rin siya lubos makapaniwala na nandita na siya. Walang alam si Claudine sa Maynila ngunit nilakasan niya ang loob niya. Bago siya umalis ng probinsya ay nagpatulong muna siya sa mga kapitbahay nila tungkol sa mga dapat niyang gawin at sakyan pagdating niya sa Maynila. Sa totoo lang ay hindi niya alam kung saan ba talaga siya pupunta. Wala pang trabaho ang naghihintay sa kanya kaya kailangan niya pang humanap. Hindi niya nga rin alam kung saan na siya magpapalipas ng gabi mamaya dahil wala naman siya mga kamag-anak o kakilala dito. Sa pagkakaalam niya ay nasa Quezon City nakatira ang kuya ng itay niya at pamilya nito. Kaso hindi naman siya nung kilala at wala rin silang contacts isa't isa. May pumarada na isang bus sa may harap niya. Hindi naman alam ni Claudine kung saan lugar ang tungo ng bus na ito. Bahala na si Batman sa kanya. Bababa na lang siya kung saan niya feel bumaba mamaya. Tinulungan siya ng konduktor na iakyat ang mga daladala niyang eco bag, kung nasaan ang mga gamit niya at ilan pang mga mahahalagang gamit.
Punuan ang bus na ito at hindi niya napansin na aircon pala. Hindi pa man siya sanay si aircon. Mabuti na lang at may isang upuan pa sa tabi ng isang lalaki na balot na balot. Naka-jacket na itim, sombrero na itim, sunglass at may mask din. Makikiupo po ako. Paalam niya sa lalaki pero hindi siya nito pinansin. Inisip ni Claudine na baka natutulog ito dahil nakasandal din ang ulo nito sa bintana ng bus. Naupo na lang siya sa tabi nito. Nanunoot agad sa ilong niya ang mabangong amoy ng lalaki sa tabi. Nakakahiya naman si isang to. Siya kasi ay amoy pawis na. 18 hours din siya sa ordinaryong bus na sinakyan niya mula sa kanilang probinsya. Pasimple namang inamoy ni Claudine ang sarili. Wala pa naman siyang pabango. Hindi na nga kaaya-aya ang amoy niya. Paano kaya siya makakaligo mamaya? Ay, bahala na nga. Sinukay niya na lang ang kulot niyang buhok at inayos ang pagkakapusod. May hiningi rin siyang pulbo sa kapatid niya bago siya umalis. Nilagay niya lang iyan sa papel. Kinuha niya iyon mula sa bulsa ng bag na nakapatong sa kandungan niya at nagpulbos. Nilalamig na si Claudine dahil sa lakas ng aircon. Hindi niya alam kung paano niya ba iyon papahinaan. Tiningnan niya ang binata sa kanyang tabi para sana humingi ng tulong ang kaso ay tulog pa ata ito. Tiniis niya na lamang ang lamig hanggang sa umandar na ulit ang bus. Hindi pa man nakakalayo ang bus, nakaramdam na siya ng labis na pagkahilo. Agad na hinanap ni Claudine ang kanyang bag, ang daladala niyang katingko at inumoy iyon. Subalit wala rin naman iyon naging epekto sa kanya. Nasuka pa rin siya at ang malala pa sa katabi niyang lalaki siya sumuka. What the? Mariing mura ng binata na nasukahan niya kaya ang lahat ng tao sa bus ay napatingin dito. Napatayo ito at puno ng pandidiri na hinubad ang suot na jacket para gamitin niyo ang pamuna sa suka niya. What the hell? What the hell have you done to me, woman? It stinks and it's disgusting! Gusto ni Claudine na humingi ng dispensa sa lalaki, subalit hilong-hilo na siya para kumilos man lamang. Galit na galit pa rin ang lalaki sa kanya at sunod-sunod ang pagmumura. Mano, stop the bus! Malakas na sabi ng lalaki sa driver na itinabi ang bus at hininto. Bigla namang hinawakan ng lalaki ang pulso niya at hinila siya palabas ng bus. Kahit pa nangihina siya sa kakasuka, sumama na lang siya sa lalaki. Sa hinintoan ng bus ay may katapat ng police station. Tumawid sila at dinala siya ng lalaki doon. Sir, ma'am, mukhang hindi ata magandang amoy niyo ah. Ano po bang nangyari? Tanong sa kanila ng isang police. Nandito ako para magsampa ng kaso. Mariina sabi ng lalaki at pinapunta siya sa harap. Sinukahan ako ng babaeng to, ikulong nga siya ngayon din. Natulala ang dalawang pulis sa kanila. Kapag kuhan ay mahinang natawa. Eh sir, hindi naman po kami pwedeng magkulong ng basta-basta lalo na kung wala namang krimen na ginawa ang babae. Pero sinukahan niya ako. Sinukahan niya ang Armani pants at Gucci shoes ko. Yung Armani jacket ko nagamit ko patuloy sa pamuna sa suka niya. Nang dahil sa suka niya, sobrang baho ko ngayon. Hindi pa ba sapat na dahilan yun para ikulong niyo siya? Eh, hindi sir eh. Ang mabuti pa ay pag-usapan niyo na lang ng mahinahon ng problema. Pero, pinutol lang pulis ang pagreklamo ng lalaki. Hindi po pwedeng ikulong isang tao na wala namang krimeng ginawa. Pag-usapan niyo na lang yan. May CR din kami dito. Pagliko niyo sa way na yan, naroon ang CR. Maghugas at maglinis kayo doon. Galit na binitawan ng lalaki ang pulso niya at iniwan siya doon para pumunta sa CR. Si Claudine naman ay medyo nahimasmasan na. Nandiri rin si Claudine sa suka niya, kaya sumunod siya sa lalaki. Sa CR na para sa babae siya pumasok at nilinis niya ang sarili niya doon. Magkasabay sila ng lalaking nasukahan na lumabas ng banyo. Wala na itong suot na sunglasses kaya kitang-kita niya ang sobrang sama ng tingin nito sa kanya. Berde ang kulay ng mga mata ng lalaki na kahit matalim na ang tingin ay tila nakakapanghina pa rin ng kalamnan. Gusto ko rin sanang humingi ng pasensya sa nangyari, pati una niya. Subalit, inirapan lang siya nito at muling iniwan. Dali-dali naman na sinundan ni Claudine ang lalaki at sinubukan pa rin nakausapin nito. Subalit, hindi pa rin siya nito napansin. Ano, magkakaayos na ba kayong dalawa? Napag-usapan niyo na ba ang problema niyo? Natatawa na tanong sa kanila ng isang pulis, subalit hindi naman ito pinansin ng lalaking nasukahan niya na tuloy-tuloy lang sa paglalakad hanggang sa makalabas na ng police station.
Napakamot na lamang ang pulis sa ulo habang pinagmamasdan sila. Kapag Juan ay napailing-iling din at tinuling na lang kung ano man ang ginagawa kanina bago sila dumating. Sir, kinalabit ni Claudine ang lalaki na nakatayo sa may gilid, nakapamulsa at para bang may hinihintay na dumating. Pasensya na po talaga kayo sa nangyari kanina. Hindi ko lang po talaga napigil ang pagsuka ko. Eh hindi po kasi ako sanay na sa aircon eh. Tsaka wala rin po akong kinain kanina kaya yun, sobrang bilis ko pong nahilo. Hindi naman siya kinibo ng lalaki, ngunit halata sa itsura nito, nagalit pa rin ito. Ngayon lang din napansin ni Claudine na nagpalit na rin pala ng mask ang binata. Kulay gray na ang suot nito ngayon. Kinalabit ulit ni Claudine ang binata para humingi ng tawad. Hindi kasi talaga siya mapakali na galit pa rin ito sa kanya. Natatakot siya na baka ipakulam siya nito dahil sa labis na galit sa nagawa niya. Pasensya na po talaga kayo sir ah. Kung gusto niyo po ibabayaran ko na lang po ang suot mo ngayon. May 500 naman po ako dito, baka kasya na po ito para mabayaran ko po ang suot ninyo. Nananatiling walang kibo ang lalaki. Nitingnan na hindi mo lang ito nagawa. Ang ibang tao na napadaan ay inilingan sila. Iniisip siguro na isa siyang baliw at kinukulit niya ang gwapong lalaki na ito. Sa itsura niya ngayon na hindi na magtatakasil ko din kung isipin man ng mga tao na isa siyang baliw. Magulo ang buhok niya at namumutla at mukhang manang sa suot. Marami sa mga tao sa probinsya nila ang sinabihan siyang pangit. Sa kanilang apat na magkakapatid ay siya lang ang pinakapangit. Minsan nga napapaisip din si Claudine na baka nga'y ampun lang siya ng magulang nila kasi siya lang ang pangit. Pero sabi ng kuya niya ay hindi naman daw siya ampun. Pinaglihi lang daw talaga siya ng mama nila sa alagang unggoy ng kapitbahay nila noon. Kulot, makapal at mahabang malauling niyang buhok. Maputi naman sana siya kaso baduy lang kumanamit. Makapal din ang kilay niya dahil hindi siya marunong mag-ahit. Matangos naman ang ilong niya dahil namana niyang maliliit at matangos na ilong ng kanyang ina. Dry ang labi niya na para bang hindi siya umiinom ng tubig. Pero sadyang ganun lang talaga ang labi niya. Kahit pa isang timbama lang ng tubig ang inumin niya. Ang sabi nga ng ibang tao ay baka raw sasama ng loob siya pinaglihi. Nagbuntong hininga naman ng malalim si Claudine nang hindi pa rin siya pinansin ng lalaki. Nakaupo na lang siya sa isang step ng peron at natulala. Iniisip niya kung nasa na kaya mga gamit niyang naiwan sa bus. Makukuha niya pa kaya mga yon? Kung sakaling hindi na makuha yon, eh ano na lang ang mangyayari sa kanya? Ano na lang ang damit na ipapamalit niya? Hindi naman siya maaaring bumili kasi 500 lang naman ang pera niya. Eh kahit nga pagkain ay hindi niya na siguro mabibili. Naubos pa naman laman ang sikmura niya dahil sa dami ng sinuka niya kanina kaya nga gutom na siya ngayon. Para bang gusto niya na lang na maiyak sa kalagayan niya ngayon. Kinusot niya ang mga mata ng maramdaman na parang nababasa na ang luha ng kanyang mata. Dahil sa labis sa pagkatulala ay hindi niya napansin ang pagtingin sa kanya ng lalaki na nasukahan niya. Napakunot ang noon nito at napailing-iling na rin sa kanya. Paano? Mukhang kawawa talaga ang itsura niya ngayon. Tumunog ang cellphone ng lalaki kaya bumalik na si Claudine sa realidad. Tinitigan niya ang lalaki na sagutin ang tawag. Nasa tapat ako ng police station ngayon. Come and pick me. Bilisan mo. Gusto ko na makauwi at makapag-shower. Nadidiri na ako sa amoy ko ngayon. I left my car in Cubao. Ipakuha mo na lang kay Manong Elmer. Sabi ng lalaki sa kausap. Sa itsura at kasuotan ng lalaking ito ay masasabi ng mayaman ito at hindi nga siya nagkamali dahil ilang sandali pang lumipas ay huminto na sa harap nila ang isang mamahaling kulay itim na kotse. Lumabas mula sa sasakyan ng driver at pinagbuksan ng pinto ang lalaki na agad naman na naglakad patungo sa loob ng kotse. Naiwan si Claudine na nakatulala roon. Puno ng pagkamangha ang kanyang mga mata habang nakatitig sa magarang kotse. Umikot na rin ang driver at pumasok muli sa loob at akala ni Claudine ay tuluyan na nga siyang iiwan ng lalaki kaya nagulat siya ng diretso siya nitong tingnan. Uupo ka na lang ba riyan, miss? Tanong nito sa kanya. Nagtataka man ay tumayo siya pero hindi siya umalis sa kinatatayuan niya kung kaya ay mas lalo lang napakunot ang noon ng lalaki. Tatayo ka na lang ba riyan? Ha? Ano po pang dapat kong gawin, sir? Nagugulahan na tanong ni Claudine. Sumakay ka na. Huwag ka nang tumunga nga riyan. Gusto ko na makaligo. Hurry!
Nabigla man ay agad siyang naglakad at pumasok sa loob ng sasakyan. Sa tabi ng lalaki sa backseat siya naupo. Isinara niya ang pinto at niyakap ang backpack niya. Alis na tayo, Gerald, sabi ng lalaki sa driver na nakatingin kay Claudine sa rearview mirror. Kitang-kita ni Claudine ang pagtataka sa mukha ng lalaking nagnangalang Gerald. Subalit, hindi na ito natanong at pinaandar na ulit ang sasakyan. Kahit si Claudine ay nagtataka rin sa kung anong nangyayari at kung bakit pinasakay siya ng lalaki sa sasakyan nito. Hindi niya maintindihan kung anong nangyayari. Ipapakulong ba ulit siya ng lalaki na ito dahil nasukahan niya ito? Aba, napakamalas niya naman talaga. Bakit pala kayo nagbus kanina, sir? Tanong ni Gerald sa binata. Nasiraan ako ng sasakyan, nagmamadali ako kaya naisipan kong sumakay ng bus pa uwi. But unfortunately, pinagsakloban ako ng kamalasan kaya nauwi ako sa police station. Eh bakit, sir? Ano po bang nangyari? Ayun, naligo ako ng suka ng babaeng to. Mahinang natawa si Gerald. Ah, kaya pala medyo may kakaiba sa amoy niyo ngayon, sir. Don't ever remind me that again, Gerald. Inis na sabi ng binata. Natawa lang ulit si Gerald pero hindi na ulit nagsalita. Si Claudine naman ay gustong gusto na sana makiusap na kung maaari ay ibaba na nila ang bintana ng kotse dahil nahihilo naman siya. At baka masukahan niya na naman ang kotse na ito subalit hindi siya alam kung paanong paraan niya sasabihin. Pero kung sakali man na masusuka ulit siya, baka tuluyan niyang ihulog ng binata sa kotse nito at basta na lang iwan sa gitna ng kalsada. Sir, hindi niya na natuloy ang sasabihin ng mag-ring ang cellphone na Gerald. Sinagot nito ang tawag at nakipag-usap. Natulala naman si Claudine sa lalaking nasa tabi nang tanggalin na nito ang suot na mask kaya nakita niya ng buong mukha nito. Siguro ay isa itong artista. Malapit lamang siya nito kaya mas lalo niyang napagtuunan ng pansin ang physical na anyo ng binata. Berde ang kulay ng mga mata na para bang laging nangungusap. Matangos ang ilong, mapulang mga labi, perpekto ang tabas ng panga at para talaga itong isang artista na katulad ng kinakaadika ng kapatid niyang si Ara. Si Dad bang tumawag? Tanong ng binata kay Gerald. Yes sir, pinapasabi niya po sa inyo na sa susunod na buwan na pong engagement party ng pinsan mong si Frederick at ng ex-girlfriend mong si Kim. Ang sabi niya ay kung may girlfriend na raw po ba kayong ipapakilala sa lolo't lola niya dahil iyon daw pong abang-abangan nila. Matutuwa raw po sila kung sakaling dadalhin niyo po sa engagement party ni Frederick. Wala akong sino magdadalhin sa araw na yon. At baka hindi na rin ako umattend, wala namang magandang mangyayari sa araw na yon. Mukhang mas lalo lang na nabad trip ang binata dahil sa tawag na iyon. Kaya hindi na nagtanong si Claudine. Baka mamaya ay ipakulong talaga siya ng lalaki na ito kung mas lalo niya itong babadripin. Inilabas na lang niya ang daladala niyang katingko at sa kabutihang palad ay naitabi niya at inamoy-amoy iyon para hindi siya masuka. Ang binata naman sa kanyang katabi ay kunot noong sinalipan siya. Makalipas ang sa tingin ni Claudine ay mahigit isang oras na biyahe, pumasok ang sasakyan sa isang malaking village. Nakita ni Claudine ang pangalan ng village na ito at sa malaking gate ay pumasok sila. Del Valle Village. Nakatingin lang si Claudine sa labas ng bintana hanggang pumasok ang sasakyan sa gate ng malaki at napakagandang modernong mansyon. Nang huminto na ang kotse sa garahe, ay lumabas na agad ang lalaki na sukahan niya at iniwan sila ni Gerald. Sinabihan siya ni Gerald na lumabas na rin kaya sumunod siya. Nananatili siya nakatayo at hinintay na lang na lumabas si Gerald. Hindi naman alam ni Claudine kung ano ang gagawin niya ngayon dito. Bagong kasambahay ka ba ni Sir Dylan? Tanong ni Gerald na ngayon ay nasa tabi niya na. Umiling naman si Claudine. Hindi po, sir. Kung ganun ay ano kanya? Ako pong nakasuka sa kanya kanina. Ha? Nasukahan ko po siya kanina sa bus. Dinala niyo po ako sa police station kanina pero hindi naman po ako ikinulong kasi wala na naman daw po akong krimen na ginawa. Hindi ko nga po alam kung bakit po ako sinama ni Sir dito eh. Paliwanag niya at natulala naman si Gerald na tila hindi pa makapaniwala. Ganun ba? Napakamot ito sa ulo. Eh ano po kayang gagawin niya sa akin, Sir Gerald? Ipapakulong niya po ba ako? Natatakot niyang tanong. Hindi ko rin alam pero hindi ka naman siguro ipapakulong ni Sir. Mabait din naman siya kahit papano. Pero huwag ka mag-alala. Tulad ng sinabi mo,
Wala ka namang krimen na ginawa, ba? Diba? Kaya huwag ka matakot. Sadyang may anger issue lang talaga yun si Sir Dilan. Ang sabi sa kanya ni Gerald, at sumunod naman siya dito kaya kahit na natatakot at nag-aala pa, ay sumunod na rin kay Gerald at sumunod na rin maglakad. Pagpasok nila sa loob ng mansyon ay sinabihan siya ni Gerald na maupo na lang doon sa sofa at hintayin na balikan siya ni Dilan. Kaagad din naman na nagpaalam sa kanya si Gerald dahil may errands para ito na kailangan gawin at matapos ngayong araw. Iha, bagong katulong ka ba dito? Usisa ng isang matandang babae na lumapit sa kanya. Ako nga pala si Manang Tess, isa ako sa mga katulong ni Sir Dilan. Noong isang araw ay may katulong siyang inalis sa trabaho kung hindi ako nagkakamali. Ikaw na bang papalit sa kanya? Banayad siyang umiling. Hindi po. Ganun ba? Eh anong ginagawa mo dito? Nag-apply ka lang ba? Hindi rin po. Alam ko na, bisita ka ba ni Sir Dilan? Malayong kamag-anak niya, no? Kaibigan. Panghuhula ng matanda. Umiling ulit siya. Hindi rin po. Eh kung ganun ka, ano-ano kanya? May kasalanan po ako nagawa sa kanya kaya dinala niya po ako dito. Ha? Kasalanan? Ano namang kasalanan mo? Bago pa man siya makasagot ay dumating na ang lalaking na sukahan niya. Nakapalit na ito ng damit at basa na rin ang buhok. Pasensya na sir. Akala ko kasi siya nang kapalit ni Mabel kaya kinausap ko siya. Pag-iinang po umanhin ng matandang kasambahay. It's okay, sagot ni Dilan. Seryoso namang bumaling ng tingin sa kanya si Dilan. Mariin naman na napalunok ng sariling laway si Claudine. Sobrang intense ng mga titig nito sa kanya na kung siguro ay nakakadurog lamang ang tingin, kanina pa siya durog na durog sa kinauupuan niya. Oo nga at sobrang gwapo ng binata. Subalit nakakatakot ang tingin nito. Parang may mga anger issue talaga. Ano pong gagawin niyo sa akin, sir? Bakit niyo po ako dinala dito? Lakas loob na isinatinig niya na ang kanyang tanong. Yun din ang iniisip ko ngayon. What am I going to do with you? Tiningnan siya nito ng mabuti na para bang pinag-iisipan kung ano ba ang dapat nitong gawin sa kanya. Ang sabi ng mga pulis ay hindi naman kita pwedeng ipakulong sapagkat hindi naman krimen na sinukahan mo ko. In that first place, ano nga bang pumasok sa isipan ko at dinala kita dito sa bahay ko? Dapat pala iniwan na lang kita doon sa tabing kalsada kanina. Napailing-iling si Dilan sa sarili na napagtanto ang katangahan. Naupo ito sa mahabang sofa. Itinukod ito ang siko sa hita at inilagay ang baba sa nakasaradong kamay. Eh bakit ka nga ba nasa bus na yon at nasa tabi ko pa naupo? Nakita kong sobrang dami ng daladala mo, pinalayas ka ba sa bahay nyo? Galing ka ba sa animal shelter at ganyan na lang ang itsura mo? Maya-maya ay nagtanong ulit sa kanya si Dilan. Naghahanap po ako ng trabaho, sir. Galing po ako sa probinsya namin. Lumuwas po ako para makipagsapalaran po dito sa Maynila. Nauutal na paliwanag naman ni Claudine. Pinasadahan siya ng tingin ng binata para bang hinuhusgahan nito ang bonyang pagkatao. No wonder. Sir Dilan, total naghahanap na rin po siya ng trabaho. Baka po pwede na siyang pumalit na lang kay Mabel? Biglang sabi ni Manang Tess na nagpabuhay sa loob ni Claudine. Tiningnan muli siya ni Dilan na para bang sinusuri kung mapagkakatiwalaan ba siya kahit ganun na lang ang itsura niya. What's your name? Claudine Salcedo po, sir. Marunong ka ba sa mga gawaing bahay? Opo, sir. Ako pong lagi naglilinis ang bahay namin sa probinsya. Ilang segundong napatitig sa kanya ang pinata na para bang hindi nito inaasahan ang malapad niyang pagngiti at sobrang energetic na boses. Nang mapagtanto na naging maingay siya dahil sa excitement ay para bang palito ng posporo na naupos ang apoy ang naging itsura niya. How old are you? Malapit na po akong mag-25, sir. Napatangu-tangu ito. Okay. Since naghahanap din naman ako ng bagong kasambahay, I guess maaari kang magtrabaho dito. Only if you want to. Tingin ko naman wala kang pambayad sa mga suot ko kanina kaya unti-unti ko na lang yung ikakalta sa sahod mo. Nagningning ang mga mata niya sa sinabi nito. Talaga po, sir? Kukunin niyo po talaga akong kasambahay ninyo? Tinanguan siya nito. Bakit ayaw mo ba?
Naku, gustong-gusto ko po yun, sir. May trabaho na agad ako. Tsaka po ako na matutuwa mga magulang at mga kapatid ko kapag nalaman nila na may trabaho na po ako kaagad. Makakabili na po kami ng gamot ni tatay. Masayang-masaya na sabi niya. Malapad ang kanyang ngiti at halos maluha-luha na sa labi sa galak. Nang dahil doon ay ilang sandali naman na napatitig sa kanya si Dylan. Subalit nang mahuli ang sarili na nakatitig ay napailing at tumayo ng banata. Okay, si Manang Tess na lang bahala sa'yo. And by the way, take a shower. You stink. At sobrang pangit mo. Ang pangit ng itsura mo. Panlalait nito, tinilukuran na siya. Kahit na nilait ng binata ay nanatili naman ang galak sa mukha ni Claudine. Ang mahalaga ay may trabaho na siya. Blessing in disguise naman pala ang nangyari sa kanila kanina. Nagkaroon kaagad siya ng trabaho. Katulad ng sinabi ni Dylan, si Manang Tess ang nag-asikaso sa kanya. Dinala siya nito sa maid quarters at pinag-shower. Pinahiram na lang siya ni Manang Tess ng damit kasi naiwan niya ang lahat ng damit niya doon sa bus. Bakit nang ganyan ang suot mo? You looked ugly. Puno ng pagtataka na tanong sa kanya ni Dylan nang makita siya nitong suot-suot ang duster ni Manang Tess. Wala po kasi akong damit, sir. What? Umalis ka sa inyo nang wala malang dalang damit kahit isa? May mga dala po ako, sir. Naiwan nga lamang po dun sa bus nung bigla po tayong bumaba. Nang magpagtanto na may kasalanan ito kaya naiwan niyang mga gamit niya sa bus, ay nagbuntong hininga ito. I'll ask Gerald to track the bus location. Ipakuha ko na lang sa kanya mga gamit mo. Maraming salamat po, sir. Hindi na siya nito kinibo at basta na lang nanilampasan. Katulad nga ng sinabi, pinahanap nito kay Gerald ang bus na sasakyan nila. Si Gerald na rin mismo ang nagbigay sa kanya ng mga gamit niya. Takang-taka pa nga nakatitig si Dylan sa mga gamit niya. Marahil ay nagtataka ito dahil sa dami noon o kaya naman dahil sa mukhang basura? Naging maayos naman ang pagtatrabaho niya sa mansyon ni Dylan. Kahit na lagi siyang nilalait ng boss niya si Dylan Fujimoto Cervantes at para bang laging activated ang anger issue nito sa tuwing nakikita siya, ay naging maayos naman. Isang gabi ay naiwang mag-isa si Claudine sa mansyon. Nagbakasyon kasi nang sabay-sabay ang anim na kasambahay na kasama niya. Nakakapagtaka nga kung bakit sabay-sabay pero sumagi sa isip niya na baka plinano yon ni Dylan para makaganti sa kanya. Gusto kasi talaga nitong makaganti sa kanya dahil sinukahan niya ito noon. Hinahayaan na lamang ni Claudine dahil sa malaki naman ang sahod niya. Pero lang naman ang kailangan niya kaya ayos lang na mahirapan siya. Maaga pang umalis kanina si Dylan. Hindi niya alam kung saan ito pumunta at nang uwi na ay sobrang lasing na lasing. Hey you! Tawag nito sa kanya. Nagmamadali namang lumapit si Claudine sa lasing niyang amo. Sir? Tinitigan nito ng mabuti ang mukha niya kaya nakatunga nga naman si Claudine. Dahil sa sobrang lapit ng mukha nito sa kanya, naamoy niya ang alak na mainit nitong hininga na tumama sa mukha niya. Beautiful. Napakarap naman si Claudine. Po? Maganda daw siya? Lasing nga talaga ata tong isang to. Noong unang pagkikita lamang nila ay nilait-lait nito ang kanyang itsura. Ngunit ngayon ay pinupuri na siya sa kanyang kagandahan. Gusto niyo po bang samahan ko na lang po kayo sa kwarto ninyo, sir? Lasing na po ata kayo, kailangan niyo pong magpahinga. Nagulat naman si Claudine nung akmang hahawakan niya ito sa kamay, nang bigla na lang itong tabigin ang kamay niya. Hey! Mapupungay ang mga mata na tiningnan siya ng binata kapag Kwan ay ngumiti ng sobrang tamis. Do you want to be my fiancé? Aha! Natataranta na sabi niya. You're beautiful. Lasing na lasing na talaga ito. Para bang masusuka na nga rin sa labis na kalasingan. Be my fiancé. I'll give you 2 million in exchange. Po? Mas lalong hindi siya makapaniwala. Ngumiti lamang sa kanya ang binata at biglang umalis na sa harapan niya. Natulala siya ng ilang segundo. Dahil doon at nang makabawi ay kaagad siyang sinundan ng boss niya. Nakita niya pa itong pasuray-suray na lumalakad sa pasilyo. Sinundan niya ito at sinubukan na hawakan ang kabay subalit sa pangalawang pagkakataon ay tinabing na naman ito ang kamay niya. Sir, kailangan niyo na po talagang magpahinga. Lasing na po kayo at... Shh! You're too loud!
Pagpapatahimik nito sa kanya at saka pabalim binuksan ang pinto ng opisina at pumasok sa loob. Wala namang nagawa si Claudine para pigilan ang boss niya. Pinagmasta niya na lang itong halos madapa nang lumapit sa mesa. Nuhaan cheque at basta na lang iyong pinirmahan. Nang mapirmahan nga ay gumiti pa ng sobrang lapad si Dylan. Naglakad ulit ito papunta sa harapan niya at binalandra sa kanyang harapan ng cheque na may pirma nito. Here's your payment. From now on, you're my fiancé. Mas lalong pumungay ang mga mata. Basta rin itong binitawan ng hawak na cheque at iniwan siya mag-isa sa loob ng opisina dito. Takang-taka na pinulot ni Claudine ang cheque sa sahig at napatitig doon. 2,000,000 pesos. Yun ang halaga ng cheque na may pirma nito. Samantala, lasing na lasing pa rin na tinawagan ni Dylan ang ama. Hindi nagtagal ay sinagot din ang tawag at napunapan ni Mr. Cervantes ang kalasingan ng anak. Dad! Guess what? Humahalakak na sabi ni Dylan sa kausap. Jeez, bakit ka ba sumisigaw, Dylan? Ang sakit ng tenga ko! Singhal naman ang ama mula sa kabilang linya. Napangiwi pa si Mr. Cervantes dahil sumakit ang tenga niya sa sobrang lakas ng boses ng anak kanina. Father dear, I already have a fiancé. Fiancé? Wait, what? Gulantang na wika ni Mr. Cervantes. Ano ba sinasabi mo? Kung hindi kayo naniniwala, you can come here tomorrow. Ipapakilala ko siya sa inyo. Ipapakilala ko sa inyo ang napakaganda kong fiancé. And I'm 100% sure na magugustuhan niyo siya. Kung totoo man yung sinasabi mo, masaya kami ng mami mo para sa'yo. Bukas na bukas din, pupunta kami riyan sa bahay mo. Isasama namin ang lolo't lola mo, pati na rin ang mga pinsan mo. Tiyak akong gusto rin nilang makilala ang fiancé mo. Natutuwang sumagot naman si Mr. Cervantes. Okay, whatever. Bring whoever you want. I don't care. Pinatay na rin na Dylan ang tawag. Mapit na ito sa kanyang kama at bigla na lang binagsak ang katawan doon. Sa sobrang kalasingan ay mabilis din siyang nakatulog. Nang magising si Dylan kinabukasan ay sobrang sakit ng ulo niya. Halos nanilimpa ang paningin niya. Mula sa glass wall ay nakikita niyang mataas na sikat ng araw. Sa tansya niya ay nasa alas 9 na ng umaga. Ouch! Daing ni Dylan. Naupo ito sa kama at hinilot ang ulo na para bang pinipilit ang sakit. Fuck! I'll never get drunk again! Mahinang mura niya dahil sa sakit ng ulo niya. Isinusumpa niya ang hangover. Sa susunod na iinom siya ay hindi na siya magpapakalasing ng sobra. Nang bahagya siyang nahimasmasan, bumaba na siya sa kama at pumasok sa banyo para makapaghilamos at makapagsibilyo. Nang matapos ay nahiga ulit siya sa kama at kinuha ang cellphone para mag-text sa secretary niya na hindi muna siya papasok sa opisina ngunit hindi niya na natuloy ang pag-text nang makita niya ang madaming missed calls mula sa kanyang ama. Chinek niya ang call history at nakita na tinawagan niya pala ang kanyang ama kagabi. Sunod niyang binuksan nag-text messages na natanggap mula sa kanyang ama at pakiramdam ni Dylan ay binuhusan siya ng malamig na tubig. From Dad. Nagsabi ang tita mo na pupunta rin daw sila mamaya sa bahay mo para makilala ang fiancé mo. Kasama niyang pupunta ang mga anak niya. We'll be there after lunch. May lunch meeting pa kasi ako. Ilang sandali ang lumipas bago tuluyang rumihistro ng tuluyan ang text ng ama. Nabitawan niya ang hawak na cellphone at napatitig sa puting kisame. Fiancé? Ano bang sinasabi ng kanyang ama? Kailan pa siya nagkaroon ng fiancé? Ni girlfriend niya ay wala siya nun dahil masyado siyang bihikan sa mga babae tapos ngayon, bigla siyang magkakaroon ng fiancé? Hindi kaya nagkakamali lang ang ama niya? Pilit na inaalala niya ang mga pangyayari kagabi nang nalasing siya. Nawala ng kulay ang mukha at napasingap siya nung bumalik na ang lahat sa isipan niya. Do you wanna be my fiancé? Naaalala niyang lumabas sa bibig niya ang mga katagang yon. Sinabi niya iyon sa isang magandang babae na kaharap niya. Tanda niyang maganda ang kaharap niya subalit natatandaan niya rin na nasa mansion siya ng mga sandaling sinabi niya iyon. Kung ganon, sinong babae ang dinala niya kagabi dito sa mansion niya? Matapos niyang alokin kung sino man ang babae iyon para maging fiancé niya, nagbayad siya ng malaking halaga. Hindi niya alam kung ano bang nangyari sa malaking halaga na binayad niyang yon sa babae. Kasi ang sumunod niyang naaalala ay tinawagan niya ang kanyang ama para ibalita sa mga ito na may fiancé na siya. Fudge! Ano ba itong nagawa ko?
singhal ni Dylan sa kanyang sarili. Napahilamos pa siya sa kanyang mukha at inis na inis ding sinabunutan ang sarili. Pagkatapos ay bigla siyang bumangon. Wala na siyang panahon para matulala at subukan na alalahanin kung ano man ang nangyari sa kanya kagabi. Bumaba na siya at pagdating niya sa baba ay nahanap niyang kasambahay na siyang tanging kasama niya ngayon sa mansyon dahil ang mga trabaho nito ay nasa bakasyon. Claudine! Malakas na tawag niya sa dalaga na naabutan niyang naglilinis sa living room. Pinupunasan nito ang mesa roon at sa labis sa gulat. Sa lakas ng boses ay napaigtad pa ito sabay napahiyaw ng "Ay, Diablo!" Pagtingin ito sa kanya ay napasabi ulit ito ng "Ay, Diablo nga!" Kung normal circumstances, baka'y napagalitan niya na ito sa tinawag sa kanya. Pero ngayon ay wala siyang panahon para pagtuunan ng pansin ang sinabi nito. "Nasaan ang babaeng inuwi ko kagabi?" Sinong babae po, sir?" Nagtataka naman na wika nito. "Kagabi, sa pagkakatanda ko ay may babae akong inuwi kagabi." Nagsalubong naman ang makapal na kilay ni Claudine. "May kasama po kayo kagabi, sir? Sa pagkakaalam ko po ay wala po kayong kasama na umuwi kagabi. Multo po ba ang sinamin niyo pa uwi?" "What?" Siya naman ang gulong-gulong ngayon. Napaisip din siya kung talaga nga bang multo ang isinamin niya pa uwi kagabi. "Wala akong kasama ang umuwi kagabi?" Umiling si Claudine. "Wala po, sir." "Eh kung ganun, sino yung magandang babae na inaloko na maging fiance ko kagabi?" Nagugulumihan na tanong ni Dylan. "Hindi naman maaari na ikaw ang babaeng inaloko ng kasal kagabi, right? I mean, look at you, you're ugly." Pinangunahan nito ang sasabihin niya at saka napahirap. "Alam ko naman po yun, sir. Ang kaso, ako nga po yung babaeng inalok niyo na maging fiance niyo kagabi. Sa katunayan ay binayaran niyo rin po ako ng halagang 2 milyon. Halos malaglag ang panganidilan sa sinabing iyon ng dalaga. "At oo nga pala, sir. May sagot na po ako sa alok niyo kagabi. Tinatanggap ko po ang alok niyo. Basta 1 taon lamang po tayo magiging mag-fiance. At matapos ang 1 taon ay wala na rin po tayo ulit na magiging ugnayan sa isa't isa. Tinatanggap ko po ang alok ninyo dahil kailangan ko po ng pera. Kailangan kasi ng kuya ko ng pampiyansa." Mariing napalunok naman si Dylan, bigla siyang nakaramdam ng kaba. "Ang ibig mo sabihin may kuya kang nakakulong?" Tumangutang ulamang si Claudine. "Opo, sir. Kaya yung pera na ibinayad niyo po sa akin ay ipapadala ko po para makalaya po ang kuya ko." Bigla namang may nag-doorbell pero si Dylan ay nanatili namang tulala. Halos mawala na rin ang kulay ang kanyang mukha. "Pagbubuksan ko lang po ang gate ng tao sa labas, sir." Paalam pa ni Claudine. Hindi na nakakaibo si Dylan. Nakatulala lamang siya dahil pa sa noong siya na lang mag-isang naiwan sa living room. Hindi pa nga maaari na bawiin niya ang mga sinabi niya kagabi dahil bukod sa naibigay niya na ang bayad sa dalaga, may kuya pala itong nakakulong. E paano kung ang kuya ni Claudine ay isa palang kriminal at sa oras na binawi niya ang pera ay bigla na lang siyang puntahan ng kuya ng dalaga tapos ay saktan siya nito, di kaya'y patay na rin. "Dylan, we're here!" Narinig naman ni Dylan ang boses ng kanyang ama. Pagtingin niya sa front door ay pumasok na nga ang mga ito roon. May malapad na ngiti sa kanilang mga labi. Unang pumasok ang kanyang magulang. Sunod ang kanyang lolo at lola. Sumunod na rin ang kapatid ng ama niya na sinama pa ng mga pinsan niya na ang iba ay hindi nga niya makasundo. Si Dylan naman ay animoy na ipako na sa kanyang kinatatayuan. Hindi siya nakapaghanta sa pagdating ng mga ito. "Hindi na kami makapaghintay na after lunch pumunta. Naisip namin na dito na lang sa bahay mo mag-lunch. Gusto ko nang makilala ng fiancé mo, anak. Where is she?" Sobrang galak na tanong ng ina. Mariin naman siyang napalunok. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa magulang. Ilang segundo siyang natulala sa kanyang ina at nagtaas ang kilay ito sa kanya. "What's wrong, anak? Are you okay lang ba? Is there something wrong?" Hindi ulit siya nakasagot. Ang pinsan niya namang si Frederick ay natawa at patuyang na nagtanong. "Nasaan ang fiancé mo, Dylan? Lahat kami dito ay excited nang makilala siya. Kaya nga lumiban pa ako sa trabaho ko sa opisina para makilalang siya. O baka naman wala ka talagang fiancé." Tumaas pa lalo ang kilay ng kanyang ina sa sinabi na iyon ni Frederick.
Bumaba ang tingin niya sa lola niya na nakaupo sa wheelchair at naghihintay din sa isasagot niya. She's still... Naputo lang sasabihin niya at napatingin silang lahat sa pinto nang pumasok doon si Claudine. Napatigil si Claudine at takang-taka na nakipagtitigan sa kanila. Sunod ay bumaling kay Dylan ang nagtatanong nitong mga mata. Siya! Nagsalita si Dylan kung kaya ang lahat ay napalingon sa kanya. Siya ang fiancé ko. Siya si Claudine Salcedo. Ang babaeng pakakasalan ko. Ang itsura ng magulang niya at ang mga pinsan niyang naroon ay halos hindi na maiguhit. Lahat sila ay hindi makapaniwala na ang babaeng nakatayo sa pinto, nakahawak sa doorknob, ay ang fiancé na nag-iisang Dylan Cervantes. Nasa sobrang pihikan pagdating sa babae. Siya na ba yun, anak? Ang kanyang ina ang unang nagsatinig. She's mabait siya. Siyang nagbukas ng gate para sa amin kanina. Hindi ko naisip na siya palang fiancé mo, anak. Oo nga, mabait ang mapapangasawa mo, apo. Sabi pa ng lola ni Dila na si Doña Maddie. And she's so beautiful. Nang makabawi si Claudine sa pagkagulat ay umuko ito para magbigay galang sa kanilang lahat. Ikinagagala ko pong makilala kayo, ako po si Claudine Salcedo. Gumagaralgal pa ang tinig ni Claudine nang bumaling kay Dylan ang dalaga. Sumenyas siya dito na lumapit ito sa kanyang tabi. At kahit nakitang-kita ang sindak sa mga mata ay lumakad ang dalaga papunta sa tabi niya. Pagkalapit nito sa kanyang tabi ay pinulupot ni Dylan ang braso sa bewang nito. Sigurado ka ba na siyang fiancé mo, Dylan? Yan na ba talaga yon? She looked funny. Walang pakundangan na tanong pa ni Frederick. Frederick! Singhal ni Auntie Marjorie sa anak. What, Mom? I'm just being honest. Hindi lamang ako lubos makapaniwala na ang babaeng yan ay fiancé ni Dylan. Auntie, alam mo naman po na ganyan magsalita yung anak ninyo. Ani Aubrey na pakonswelo ang tono. Aubrey's right, Mom. I've always been an honest person. Wika ni Frederick bago muling bumaling sa kanilang dalawa. Saan kalal mo ba napulot yung fiancé mo, Dylan? Ganong awa bang nadama mo para gawin mo siyang fiancé? Nagtagis pang panga ni Dylan. Don't talk to my fiancé like that, Frederick. As far as I can remember, I didn't invite you to come. So you have no right to belittle the woman that I love in front of me. Napangisip pa si Frederick tsaka tinaas ang isang kamay. Nanunuya pa rin ang tono na nagsalita ito. Okay, chill. Apologies. Stop it, Frederick. Pasinghal pa na sinuway ni Doña Maddie ang apo. Kung walang magandang sasabihin ng iyong bibig, mas mainam kung ititiko mo na lamang. Oh, I'm sorry, Grandma. Hindi ko lang napigil. Muling pagsuyod ng tingin nito kay Claudine. Tinignan ni Dila ng dalagang katabi. Plakado sa mukha nito ang pagkapahiya. Kung siguro lang ay titingin ito ng diretso sa mga mata niya, ay makikita niya rin ang namumuong luha sa mga mata nito. Subalit sa kabila ng panalait, ang panliliit, nagawa pa rin ni Claudine ang umiti sa kanila. Nagawa pa nga nitong sakyan ang biro ni Frederick. Ganun po talaga siguro, sir. Siguro sadyang malakas lamang pong mahik ako kung kaya'y napaibig po sa akin si Dylan. Nang dahil naman sa birong yun ni Claudine, tila gumaan ang atmosphere. Napangiti rin ang kanyang mga magulang at ang lolo at lola niya. Matapos noon ay pinaupo na nila ang mga ito. Si Claudine ay aligaga sa pag-asikasa sa kanilang lahat. Pansin naman ni Dylan ang ngiti sa labi ng kanyang ina habang pinagmamasa ng bawat kilos ng dalagang si Claudine. Nasaan na ba ang mga katulong ninyo, Claudine, iha? Bakit mag-isa ka lang na nag-aasikaso sa amin ngayon? Tanong ni Don Enrico, ang lolo ni Dylan. Nasa bakasyon po sila ngayon. Pinagbakasyon po muna sila ni Dylan. Paliwanag naman ni Claudine, namuntik pang madulas at matawag siyang sir. Dylan naman, bakit naman sabay-sabay mong pinagbakasyon ng mga kasambahay mo? Mag-isa lang tuloy dito si Claudine, baka nahihirapan din siyang mag-asikaso dito. Sabi pa ni Don Enrico sa apo. Ayos lang po yun, Sir Enrico. Sa katanayan ay ako pong nagsuggest kay Dylan na pagbakasyonin muna ang mga masisipag na mga kasambahay niya nang sa ganun ay makasama po nila ang kanilang mga pamilya. Kayang-kaya ko naman po mga gawaing bahay. Minsan ay tinutulungan din naman po ako ni Dylan.
Napangiti pa si Don Enrico sa sinabi ngayon ni Claudine. Aba, napakabait mo pala talagang bata, iha. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi ka pinakawala ni Dylan. Salamat po, Sir Enrico. Ngumiti si Claudine. Papa na lamang ang itawag mo sa akin. Pasasaan pa ba't magiging parte ka na rin ng aming pamilya? Tumangutang upa si Claudine na hindi pa rin naaalis ang ngiti. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, Papa. Maging si Dylan ay nakaramdam ng saya dahil natanggap ng lolo at lola niya ang pinakilala niyang fiance. Ganun pa man ay may pangamba pa rin na nararamdaman si Dylan kasi ang mga magulang niya ay wala pa rin kipo. Kung kaya hindi niya mawari kung nagugustuhan din ba nila si Claudine o nadidisappoint ang mga ito sa kanya. May gusto pa po ba kayo para sa tanghalian? Magluluto po ako. Maya-maya ay nagtanong si Claudine sa mga ito. Mababasa sa mukha ng dalaga na hindi ito komportable dahil kanina pa ito minamata ng mga pinsan at auntie ni Dylan. At ang iba pa nga ay nagbubulungan pa pero hindi pa rin mapuknat ang ngiti sa mga labi nito. Marunong ka rin ba magluto, iha? Tanong ng ina ni Dylan na si Doña Margaret. Opo, ma'am. Talaga? Gusto ko yan. Tara, dalawa na tayo magluto, tutulungan na kita. Tumayo naman si Doña Margaret at lumapit kay Claudine. Alam mo bang gustong gusto kong magluto? Dalaga pa lang ako ay yun ang kinahihiligan kong gawin. Narinig pa ni Dylan ang pagkukwento ng kanyang ina kay Claudine habang akay-akay nito ang dalaga patungo sa kusina. Nainis pa si Nadila na pinigilan ng ina dahil alam niyang magiging isang disaster iyon. Hindi magaling magluto ang Doña Margaret at kahit hindi pa iyon ang hilig nito na gawin mula pagkadalaga, hindi pa rin ito makuha ang tamang lasa. Asahan mo nang arawin ng mommy mong fiance mo dahil sa nalaman na nagluluto siya, ha? Alam mo naman ang mom mo, natatawa na sabi ng ama niya. Pagkatapos ang sa palagay niya ay mahabang sandali, in-excuse na ni Dylan ang sarili at agad naman siyang sinundan ng pinsan niyang si Frederick. Hindi ko lubos akalain na ganong babang uri pala ng babae matitipuhan mo, Dylan. Pangising-ising biro ni Frederick. Si Dylan naman ay nagtitimpe dahil ayaw niyang magkasakita na namang silang magpinsan, lalo pa at pampamilyang pagsalo-salo ito. Ngunit talagang tinitestingan din ni Frederick ang haba ng pasensya niya. Maghahanap ka na nga lang ng babaeng pakakasalan, isang babaeng hindi mo pa maipagmayabang na pili mo. Paano, himo ka nga lipin ang kanyang itsura. Aba, hindi ko mawari kung saang lupahalo po ba napulot ang babaeng yon. Sinabihan na kita kanina, Frederick. Wag na wag mong pagsasalitaan ng kung ano ang noong fiancé ko. Hindi siya nagtaas ang boses, subalit naroon ang banta. Sinabi ko naman sa iyo kanina, Dylan. Honest na nga akong klase ng tao. Walang-wala ang fiancé mo ngayon kay Kim. It's such a blatant insult to Kim to be compared to your fiancé. Mariin na napapikit si Dylan. Kailangan na habaan niya ang kanyang pasensya ngayon sapagkat hindi maaaring magkaroon naman ng malaking hidwaan sa pagitan na lang dalawa. He is a month older than Frederick. Kaya siya ang dapat na umintindi at magpasensya. Don't ever mention someone who's not here, Frederick. Don't be ignorant. Iyon ang sinabi niya sa pinsan bago ito iniwan doon. Tumaas ang sulok ng labi ni Frederick dahil sa pangisi at napailing din siya habang pinagmamasdan si Dylan na maglakad. Natutuwa siyang makita ang ines sa mukha ni Dylan, lalo na sa tuwing nabanggit niya ang ex-girlfriend nito na ngayon ay fiancé na rin ni Frederick. Bumalik si Dylan sa living room kaso nasa kusina na pala ang lahat. Pagdating niya doon ay pinapanood nila si Claudine at ang kanyang ina na masaya pa rin nagluluto. Hindi rin tuloy maiwasan na mapatitig siya sa dalawa. Ang buong akala ni Dylan ay hindi magiging magkasundo ang kanyang ina at si Claudine. Sobrang pihikan kasi talaga ang kanyang ina na kahit nga mga magiging kaibigan ay mapili din ito. Pero mabilis itong naging malapit kay Claudine. Nagtatawanan at nagbibiroan pa nga ang dalawa. Eto, iha, tikman mo ang sabaw, sabi ng kanyang ina. Sinubuan nito si Claudine ng sabaw ng niluluto nito. Si Dylan naman na hindi napansin na napapangisi na pala siya. Hindi niya naman natitikman ang luto ng ina ay alam niya na kaagad kung ano ang lasa. Pinagmasdan niya ang ekspresyon ng mukha ni Claudine sa halip na mag-ibang ekspresyon. Pagkat alam ni Dylan na hindi masarap ang timpla ng kanyang ina, nag-thumbs up ito at mukhang sarap na sarap pa sa lasa.
Wow! Sobrang sarap po, Mama! Sobrang galing yun na po pala talagang magluto! Puri pa ni Claudine kung kaya mas lalo lang lumapad ang ngiti ng kanyang ina. Really? Nagustuhan mo ba? Naku, nakakatuwa naman at nagustuhan mo ang luto ko. Alam mo kasi, ang fiancé mo at ang ama niya ay hindi gusto ang lasa ng niluluto ko. Sabi nila hindi raw ako masarap magluto. Sinumbong pa ng kanyang ina. Nako, masarap po kaya kayo magluto. Gustong-gusto ko pa nga po eh. Nako, kinikilig naman ako at nagustuhan mo. Gusto mo bang subuan ulit kita, ha? Na hindi na nagawang tanggihan ni Claudine ang alok ng kanyang ina. Si Dila naman at ang kanyang ama ay nagkatinginan. Natawa ang kanyang ama sa kanya tsaka tumango na para bang may nais ipahiwatig. Lumapit si Dylan kay Claudine. Pinulupot niya ang kanyang braso sa bewang nito. Mahina naman itong napasinghap at nanigas sa kinatatayuan dahil sa ginawa niya. Lihim naman siyang natawa ng dahil doon. Anak, gusto mo rin bang tikman ang niluto ko? Tumango si Dylan bilang sagot sa tanong ng ina. Inilapit nito sa bibig niya ang sandok na may lamang sabaw. Sa totoo lang ay nag-expect si Dylan na masarap nga talaga iyon dahil mukhang nagustuhan naman kanina ni Claudine ang lasa. Ngunit ang sandaling matikman niya iyon ay agad na nag-ibang ekspresyon ang mukha niya. Oh, si Clau, ganyan ang future husband mo. Sinaktan niya ang feelings ko kasi hindi raw ako masarap magluto. Sumbong ng kanyang ina. Mom, wala pa naman akong sinasabi ah. Hindi mo na kailangang sabihin, kitang-kita ako naman sa mga mata mo na hindi mo gustong lasa eh. You know what, from now on hindi na kita pagluluto. Pareho lang kayo ng dad mo. Kapag naging mag-asawa na kayo ni Claudine at nagkaanak na kayo, ako nang laging magluluto para sa kanya. Para lagi niyang magugustuhan ang ulam ninyo. Natatawa na tinignan ni Dila ng dalagang katabi. Kulang na lang ay matulala dahil sa sinabi ng kanyang ina. Paano kahit sino naman siguro ay matutulala rin kapag nagsabi ang kanyang ina na ipagluluto sila nito palagi. Paano mo nagawa na pigilan na huwag masuka sa lasa, ha? Mahinang bulong niya dito at saka mahinang natawa dahil tila nakiliti ito sa ginawa niya. You should have been honest. Now you're stuck with suffering through my mom's cooking. Ang aksyon na lang yon na hindi nakatakas sa paningin ng ibang tao na naroon. Kaya lahat sila ay naniniwala na baka tunay nga na mahal ng dalawang isa't isa. Sa hapagkainan ay pigil na pigil pa rin ang tawa ni Dylan dahil alagang-alaga ng kanyang ina si Claudine. Ito ang naglalagay ng kanin sa pinggan ni Claudine at ang ulam na ang kanyang ina ang nagluluto ng ulam nito. Minsan ay nakikita ni Dila ng pag-iba ng ekspresyon ng mukha ni Claudine dahil sa lasa ng kinakain ngunit magaling itong magtago at talagang hindi napapansin ng kanyang ina iyon. Gumisi si Dila nang bumaling sa kanya si Claudine na para bang nanghihingi ito ng tulong. Gusto niya pa sana itong hayaan para makaganti man lang siya sa pagsuka nito sa kanya noong unang pagkikita nila ngunit pansin niya ang tila ba namumutla na ito. Ma'am, tingin ko po ay busog naman na po ang fiancé ko. Pagpigil ni Dylan sa ina. Busog ka na ba, Clau? Tanong naman ang kanyang ina kay Claudine na nahihiyang tumango. Oh my, you should have told me. Next time na bumisita ako dito sa bahay ninyo, I'll make sure na bubusog ka ulit. Nahihiya namang umiti si Claudine. Thank you po, Mama. Naging maayos naman ang lahat ng araw na iyon. Kahit pa parehong unexpected para sa kanilang mga pangyayari, ay nagawa naman nilang magpanggap na mahal nga nilang isa't isa. At sa tingin naman nila ay napaniwala nilang pamilya ni Dylan, lalo na ang mga magulang at lolo at lola niya. Oh, anong nangyari sa'yo? Kunot noon na tanong ni Dylan nang makita si Claudine na para bang hinang-hina. Nakahawak ito sa tiyan at halos hirap nang humakbang. Sir, tubig, mahinang sabi ni Claudine. Kung kanina ay parang natutuwa pa si Dylan sa itsura ng dalaga, ngayon ay puno na ng pag-aalala ang itsura nito. Dali-dali itong lumapit sa ref para kumuha ng tubig habang si Claudine naman ay nakapahawak pa sa hamba ng pintuan at ang isang kamay nakahawak pa rin sa tiyan. Hindi naman alam ni Claudine kung ilang beses na ba siyang kabalik-balik sa banyo. Nasira ang tiyan niya sa kinain niya kanina. Sa daming beses na bumalik siya sa banyo ay nangihina na ang buong katawan niya. Nanunuyo na rin ang lalamunan niya kaya nga kahit na mahina ay bumaba siya para kumuha ng tubig. Mabuti na lang at nasa kusina pa rin pala si Dylan kaya natulungan siya nito. Here, uminom ka.
Inilapit ni Dila ng hawak na baso sa bibig niya at pinainom siya nito. Uminom naman siya. Naubos niya ang laman ng tubig ng baso. Tinanong siya ni Dilan kung gusto niya pa ba raw ng tubig pero umiling siya bilang sagot. Inilalayan siya nito na makaupo sa isang silya na pinaghilan nito sa kanya. Mas lalo pa itong nag-alala sa kanya nang imudmudiklo din ang kanyang mukha sa mesa. Sila lang pa naman ang tao sa mansyon kaya hindi na alam ni Dilan kung ano pang dapat na gawin. Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Umiling si Claudine. Hindi na po sir, ayos lang po ako. Nag-LBM lang po ako, may nakain na po siguro ako kaya... Kaya ko naman po, nangihina lang naman ako dahil nakailang balik na ako sa CR. Dapat kasi hindi mo na lang kinain yung luto ni mommy. Parang lasang talaga kung magluto yun eh. Nag-angat naman ang ulo si Claudine at nangihina pa rin ang paliwanag. Baka po kasi hindi niya ako magustuhan kung tatanggihan ko. At saka hindi niyo po ba nakita kung gaano kasaya si Ma'am Margaret kanina nung sabihin kong masarap siyang magluto? Ang sabagay, dahil nga sa ginawa ng dalaga ay nagustuhan nito ng kanyang ina, na halos ayaw nang umalis ng bahay niya. At ang gusto ay makabonding pa raw si Claudine at pag-usapan ng mga recipe na gusto nitong lutuin para sa mapapangasawa niya at pag nagkaanak na raw sila. Napailing pa si Dylan at ang ganap ng gamot sa cabinet. Nang may mahanap na diet tabs ay pinainom iyan kay Claudine. Ininom naman yun ni Claudine para mawala na ang paggulo ng tiyan niya dahil sa totoo lang ay hinang-hina na talaga ang tuhod niya kakalabas-masok sa CR. Gusto mo pang bumalik na sa kwarto mo? Tanong sa kanya ng binata. Hindi na po sir, dito na lang po ako matutulog. Hindi ko na po ata kayang bumalik pa sa taas. Mahinang tugon ni Claudine at buli niyang minudmod ang mukha sa mesa. Ang isa niyang kamay ay ginawa niya naman na una at ang isa ay sinapo ang tiyan niya nang maramdaman na parang kumukulo na naman. I'll carry you, pahayag ni Dylan. Namilog ang kanyang mga mata nang bigla na lang siya nitong buhatin at nagsimula nang maglakad palabas ng kusina. Sir, ibaba niyo na po ako. Kaya ko naman na po maglakad. At saka okay lang po sa akin na doon na matulog sa kusina. Sinubukan niya pang magpumigla subalit mas lalo lamang humigpit ang hawak sa kanya ng binata. Stop moving, Claudine. Agap ng binata sa mariing tono at seryoso siyang tiningnan. Mahuhulog ka at mas lalo lang na madadagdagan ang sakit ng katawan mo. Mariin siyang napalunok ng sariling laway at kumalma. Pinulupot niya lang ang kanyang braso sa leeg nito at hinayaan na dalhin siya nito patungo sa kanyang silid. Nang mga sandaling yon ay hindi niya na madesisyonan kung saan galing ang tila pagbilis ng tibok ng puso niya. Habang paakyat si Dylan sa hagdan at buhat-buhat pa rin siya ay napatitig siya dito. Sobrang gwapo talaga nito at kahit paminsan ay may pagkademonyong ugali nito, bumawi naman ito sa looks. Pero sa totoo lang, kahit papaano ay mabait din ito dahil nagawa nga siya nitong bigyan ng trabaho kahit pa hindi siya nito lubusang kilala. Stop staring, Claudine. Nagulat siya nang bigla itong nagbaba ng tingin. Nakakalusaw ang uri ng tingin mo. Baka tuluyan na ako matunaw dito at mabitawan kita. Masyadong mataas tong hagdan. Nakadama siya ng pagkapahiya sa sarili. Sorry. Mabilis niya rin iniwas ang tingin niya at nakagat ang ibabang labi. Nakarating sila sa maid's room, inihiga siya ni Dylan sa kanyang kama. At dahil pa rin sa labis sa pagkapahiya ay bumaloktot siya at kinumutan ang sarili. Nilalamig ka? Nagtanong ang binata. Hindi po, sir. Then bakit ganyan ang itsura mo? Para kang mahiyaing uod. Ganito lang po talaga ako pong matulog. Okay. Nagtaka naman si Claudine na maupo si Dylan sa kabilang kama na higaan ni Herlene, isa rin kasambahay dito na nasa bakasyon pa. Alanganing lumingon siya sa binata. Bakit po kayo nandito, sir? Dito ako matutulog. Po? Mahina itong natawa sa reaksyon niya at nahiga na sa kama. Babantayan lang kita. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dahil sa pagkain mo sa niluto ng mommy ko. Don't worry, wala akong gagawin sa'yo, no? You're not my type in the first place. Kung sa bagay, hindi naman ito magkakamali na mag-isip ng masamang gawain sa kanya. Sa itsura niya ba namang to? Baliw na lang sigurong magkaka-interes sa kanya. Hindi na lang ulit siya nagsalita. Umayos siya ng pagkakatagilid palikod sa binata, subalit lumipas na lang mahabang oras ay hindi pa rin siya nakakatulog. Nananatiling dilat na dilat ang kanyang mga mata. Mabuti na lang at medyo maayos na rin ang tiyan niya. Claudine,
na mamaas na tawag sa kanya ng binata na para bang minimake sure na gising pa siya. You're still awake, right? Bakit po, sir? Sagot ni Claudine sa nanunuyong lalamunan. Hindi ka pa inaantok? Naramdaman niya na tumagilid ng higa si Dylan paharap sa kanya, kaya ganoon na din ang ginawa niya. Malamlam ang liwanag ng night lamp at tahimik ang kanilang paligid. Kung siguro nga ay lalapit lang sa kanyang binata, maririnig din ito ang mabilis sa tibok ng kanyang puso. Pero mas mabuti na nasa malayo ito nang sa ganon ay hindi ito magtaka kung bakit ganon na lang ang kalambog ng kanyang puso. Masakit pa ba ang siyan mo? Hindi na po gaano, sir. Mabuti naman kung ganon. By the way, thank you for earlier. Walang anuman po yun. Sumagot siya. And I'm sorry. Pagpapatuloy nito na ikinapagtaka niya. Po, para naman po saan? Kasi I believe naging masamang ugali ko sa'yo. I mean, I've been an a-hole for the past few weeks. Napangiti siya ng dahil doon. Sa totoo lang ay hindi niya naman inaasahan na hihingi ito ng tawad sa kanya sa mga natgawa nito pero masaya siyang marinig iyon. Naku, huwag niyo na pong isipin yun, sir. May kasalanan din naman po ako sa inyo. But you already apologized to me. Hindi ko na nga mabilang kung ilang beses ka na bang humingi ng tawad sa akin, sir eh. And yet, I still act like a real a-hole. Ayos lang po yun. Ngumiti siya sa binata na ilang segundo na naman na napatitig sa kanya. Sa sandaling magkatitigan sila ay hindi niya mabasa ang emosyon sa mga mata nito. Si Dylan ang unang nag-iwas ang tingin at sa kisame tumitig. Naging tahimik sila sa loob ng mahabang sandali. You said your brother is in prison, right? Si Dylan ang muling bumasag sa katahimikan. Opo. Would you mind telling me what happened to him? Kung bakit siya nakulong? Sabay sulyap nito sa kanya. Napagbintangan po siyang magnanakaw. Mabait ho na tao si Kuya Marco. Alam ko po na hindi niya magagawa yung makapagnakaw. At kahit pa ba mahirap lang ang pamilya namin. Ang kaso, yung bakla daw na nagpakulong sa kanya, eh may tagal nang may gusto sa kanya. Ayaw lang talaga sa kanya ni Kuya kasi tingin ko po yun po yung naging dahilan kaya pinakulong niya ang kuya ko. I'll help you. Nabigla siya sa sinabi nito. Po? Tutulungan kita makalaya ang kuya mo. At may pikulong ang sino man na nagbintang sa kanya na nagnakaw siya. Bigla siyang napuupo. Talaga po? Dylan nodded. Yes, I'll help you. Labis-labis naman ang pasasalamat ni Claudine sa binata. Kinabukasan ay tinawagan niya ang mga magulang niya para sabihin ang magandang balita na kinasaya naman ng mga ito. At sabi ni Dylan ay kanya na ang 2 milyon na binayad nito sa kanya at hindi naman ito nagbibiro sa ganong kalaking halaga, pwedeng-pwede niya raw iyon na ipadala sa mga magulang nito para maipagamot na rin ang kanyang ama. At dahil sa kabaitan nito ay maipapagamot na ang kanyang ama, kaya nangako siya na magiging isang mabuting fiance para dito. Uy, Claudine, wala ka namang ginagawa, di ba? Ipagtimple mo nga ng Diyos si Doña Margaret, katekso pa ang boyfriend ko. Mataray na sabi kay Claudine ang katulong na si Maris. Sige. Hindi pa natapos si Claudine sa pagsasalita na magsalita naman si Doña Margaret na tila hindi naman nagustuhan ang sabi ni Maris. Pareho nilang hindi alam na nasa kusina na rin pala ito. At bakit mo inutusan ng amo mo? Mataray na tanong nito kay Maris na natameme naman at palipat-lipat ang tingin sa kanila. Mama! Sinubukang pigilan ni Claudine ang Doña Margaret, subalit nanatiling masama ang tingin nito kay Maris na hindi na alam kung ano ang dapat na gawin. Dapat hindi mo sinasanay ang katulong niya na umakto na akala mo kung sino, Claudine. Hindi ka nila katulong, ikaw ang mapapangasawa ng boss nila. Mapapangasawa? Bulantang nasambit ni Maris. Puro pagtataka naman ang tumingin nito sa kanya. Kakauwi lang kasi ni Maris mula sa kanilang probinsya kaya wala pa itong alam sa nangyayari pero ang iba ng kasambahay ay alam naman na kung anong nangyayari. Mama, ako po ang nagsabi sa kanila na pwedeng-pwede po nila akong utusan. Hindi pa naman po kami kasal ni Dylan kaya hindi pa po nila ako amo. Hindi mo dapat sila sinasanay ng ganyan. Nawawalan sila ng respeto sa'yo. Tingnan mo na lang ngayon, hindi ko gustong tono ng boses niya kung paano kanya inutusan.
Walang karespe-respeto. Napayuho naman si Marisa tumingin ng dispensa. Mabuti na lang at pumasok na sa loob ng living room si Dylan. Kasunod naman ay si Manang Tess. Ano pong nangyayari dito, Mom? Tanong ni Dylan sa ina. Eh, ito kasing katulong mo, anak. Hindi na nirespeto ang mapapangasawa mo. Aba, kumakautos, akala mo siyang amo. Nagtatakang bumaling naman sa kanya si Dylan at agad na nakuha kung anong nangyari. Si Manang Tess naman ay agad na lumapit sa tabi ni Maris. Pasensya na po kayo, Doña Margaret. Bago lang po kasi itong si Maris sa trabaho kaya hindi niya pa po alam. Paghingi nang po umani ni Manang Tess. Subalit hindi pa rin naalis ang matalim na tingin ni Doña Margaret kay Maris na halatang takot na. Maris, sumingi ka ng tawag kay Doña Margaret at sa mapapangasawa ni Sir Dylan. Pasensya na po, Doña Margaret. Hingiti na to ng dispensya sa Doña bago bumaling sa kanya. Pasensya na, Claudine. Ma'am Claudine, yan ang itawag mo sa kanya. Hindi mo siya kaibigan o ano kaya matuto kang irespeto siya. Pagalit pang sabi ni Doña Margaret. Kitang-kita na bumalatay sa mukha ni Maris ang takot. Pasensya na po, Ma'am Claudine. Gusto sanang sabihin ni Claudine na wala na yon dahil tama lang naman na inutusan siya nito kasi kasambahay lang din siya dito ngunit hindi maaari dahil narito si Doña Margaret. Ngumiti naman siya kay Maris. Ayos lang yun. Nagkatinginan silang dalawa ni Dylan at nakita nito ang pangamba sa mukha niya kaya kinausap nito ang ina at sinabi na pagsabihan nito ang mga kasambahay para hindi na maulit ang nangyari. Pinaalis na rin ni Dylan si Maris at iyak si Claudine na ipinaliwanag na ni Manang Tess kay Maris ang tungkol sa pagiging fiancé niya ni Dylan. Katulad nga ng sinabi ni Doña Margaret, madalas itong bumisita sa mansyon para dalawin siya at makipagkwentuhan sa kanya kung kaya'y kailangan na lagi silang magpanggap ni Dylan na mahal nga nilang isa't isa. Sa lumipas na isang buwan ay naging malapit na rin ang loob ni Claudine kay Doña Margaret, pati na rin sa ama ni Dylan na sobrang mabait sa kanya at sariling anak na rin ang turing sa kanya. Sa isang buwan na yon ay nalapit na din ang loob niya kay Dylan. Paano ay kailangan na sobrang close rin nila sa isa't isa para paniwalain ng mga tao na mahal nga nila ang isa't isa. At sa tuwing nagiging malapit sila ay hindi naman mawari ni Claudine kung saan ba nanggagaling ang mabilis sa tibok ng puso niya. Wow! Sobrang ganda mo! Masayang puri sa kanya ng pinsan ni Dylan na si Vivory na nandito sa bahay ni Dylan para ayusan siya. Ngayong araw ng engagement party ni Frederick at ng fiancé nitong si Kim. Who would imagine na ganito ka palang kaganda? I mean, you're so manang kasi sa mga suot mo palagi at sa ayos mo pero look at you now! You are so gorgeous! Sabi ko na nga ba, konting makeover lang at magiging kasing ganda mo na rin ng isang diyosa. Umangat ang kamay niya para butin ang kanyang mukha. Kahit si Claudine ay hindi rin makapaniwala sa ganda niya ngayon, malayong-malayo ito sa itsura niya. Ang kilay niya na sobrang kapal at magkasalubong ay maayos ng pagkakaahit ngayon. Naka-curl din ang mahaba niyang mga pilikmata na may maskara, may eyeliner at a shadow na mas lalong napatingkad sa ganda ng kulay ng mga mata niya maging sa hugis nito. Ang matangos at maliit na ilong na may contour at highlighter. Ang labi na laging dry ngayon ay mukhang napakalambot. Nawala rin niya ng lahat ng tagyawat niya sa mukha dahil may nakasuot siya na isang body fitted gown na nakakomplement sa balingkinitang hugis ng katawan niya. Exposed na rin ang kanyang collarbones na mas lalo pang nagpatatag sa appeal niya. Maging ang cleavage niya ay exposed din. Sobrang layo ng itsura niya ngayon sa itsura na nakasanayan niya sa kanyang sarili. Pakiramdam ni Claudine ay ibang tao ang tinititigan niya ngayon sa salamin. Kahit siya ay namangha at napahanga sa kanyang sarili. Tunay na napakaganda niya ngayon. Ako ba talaga to? Ngumiti si Vivory. Yes, that's you. Ang ganda mo. I'm sure na matutulala si Kuya Dylan sa'yo mamaya. Buong buhay ni Claudine akala niya ay hindi niya na mararanasan na gumanda. Nasanay na nga siyang tinatawag siyang chararat at laging pinagtatawanan, kaya halos maluha siya habang nakatingin sa sarili niya ngayon. Nasaan na si Claudine, Vivory? Tanong ni Dylan sa pinsan. Nakasuot ito ng suit at nakaayos ang buhok. Mas lalo pa itong gumwapo sa ayos ito ngayon. Ngumiti naman si Vivory. I have a surprise for you, Kuya D.
Ano surprise? Let me introduce. Your fiance, Charan! Pinagayway pa ni Vivory ang kamay nang lumabas na siya at nagpakita kay Dylan. See, sobrang ganda niya! Diba? Naiiyang lumapit naman si Claudine sa kanila. Inipit niya ang kanyang buhok sa likod ng tenga niya at gumiti kay Dylan na halos ipako pa sa kinatatayuan. Nakatitig lang ito sa kanya. More on, nakatulala na nga ito. Mabilis ang tibok ng puso niya at nag-aalala kung nagustuhan ba ni Dylan ang itsura niya. You're gorgeous! Saan ito? Dahilan para mas lalong mag-init ang pisngi niya. See, sabi ko naman sa'yo, Kuya D. Your fiance is such a beauty. Hindi lang siya marunong mag-ayos ng sarili niya ngayon. But look at her now. Eh, mas maganda pa nga siya sa mga kilala kong sikat na artista. Buong biyahe nila tungo sa resort kung saan ang venue ng engagement party ni Frederick at ni Kim, na ex-girlfriend pala ni Dylan, iyon ang sabi sa kanya ni Vivory kanina. Hindi naman maalis-alis ang mata ni Dylan sa kanya. Titig na titig ito na para bang manghang-mangha sa nakikita ng mga mata. Pagdating nila sa resort ay halos hindi agad siya nakilala ng magulang ni Dylan. Kahit maging ang grandparents si Dylan ay namangha rin sa ganda niya ngayong gabi. Ang ibang taong nag-e-expect na pangit talaga siya dahil yon ang pinagkakalat ni Kim at Frederick ay natulala rin sa kanila. Si Kim naman ay hindi maipinta ang mukha habang si Frederick naman ay kine-question ang sariling mga mata. Sa halip na ang atensyon ng mga tao doon ay nakay Kim at Frederick dahil sa kanilang party na yon, tila ang mga mata ng tao na naroon ay nasa kanila. Hindi naman yun ang gustuhan ni Kim dahil pakiramdam nito ay inagawan niya ito ng spotlight. I can't believe na sa ganitong babae mo lang ako pinagpalit ni Dylan. My fiance was right. Nakakainsultong ang isipin na sa babaeng kagaya mo nagpropose si Dylan at hindi sa katulad kong maganda at galing sa mayamang pamilya. Pang-iinsulto pa na sabi sa kanya ng fiance ni Frederick na si Kim. My fiance and I did a background check about you. Nalaman namin na isang kahig isang tukalan palang pamilya mo. Ang sabi ng mga taong pinagtanungan ng mga tauhan ko tungkol sa pamilya niyo ay kriminal palang kuya mo. Kung hindi lang dahil nagpiansa ang kuya mo, baka sa kuluyan na to na bulok. Biglaan din daw ang pagkaroon niyo ng malaking halaga ng pera gayong wala pa nga sa 2 buwan ang pag-alis niyo sa inyong probinsya. Bigla mo na lang daw pinagamot ang iyong ama kahit pa dati sa halos hirap kayong makabilan ng maintenance niya. Let me guess. Pineparahan mo lang si Dylan, tama ba? O baka naman ninanakaw mo rin sa kanyang pera na pinangpiyansa ng kuya mo? Nagtiim ang bagang ni Claudine dahil sa sinabi nito. Hindi ako ganong klaseng tao. At mas lalong hindi kriminal ang kuya ko. Oh, really? Huwag mo nang itanggi kung ano ang obvious naman. You're nothing but an ugly woman. Stupid. Poor at mukhang pera. Magnanakaw. At galing ka sa pamilyang kriminal. For I know, tulad ng kuya mo ay kriminal din ang ama mo. Kaya deserve niya lang ang nangyari sa kanya. Dapat nga'y binawian na siya ng buhay nung nahulog siya mula sa 2 palapag eh. Ang mga taong katulad niya ay hindi na dapat binigyan ng pagkakataon para mabuhay sa mundong to. Hindi na siya nakapagtimpi pa sa mga pinagsasasabi ng babae. Mabilis na lumagapak ang kanyang kamay sa makapal nitong mukha kung kaya ang lahat ng tao na nasa pool area ay napalingon sa kanila. Sa sobrang lakas ng pagkakasampal niya ay hindi agad nakapag-react si Kim. Wala kang karapatan na pagsibihan ng ganun ng pamilya ko dahil wala kang alam. Mabait na tao ang aking ama at malayong malayo siya sa klase ng tao na sinasabi mo. Sabi niya sabay duro dito. Mas lalo namang nagliyab ang mata ni Kim dahil sa galit habang ang isang kamay naman ay nakahawak sa mukha nito kung saan niya ito sinampal. How dare you slap me, you! Bigla siya nitong sinabunutan ng sobrang lakas kaya gumanti siya. Kung ano mo mga sasakit na salita ang sinigaw nila sa isa't isa hanggang sa tuluyan na silang nahulog sa pool. Kahit pa nga nasa tubig ay tuloy pa rin sila sa pagsasabunutan. Naawat lang nang tumalon si Dylan at Frederick at nilayo sila sa isa't isa. How dare you pull my hair! Galit pa rin na dinuro ni Kim si Claudine. Hawak-hawak ito ni Frederick sa balikat mula sa likod. Si Dylan naman ay hawak siya sa bewang. Ang braso nito ay nakapulupot doon at pilit siyang pinapakalma. Ikaw ang nauna, Kim.
Kung hindi mo pinagsabihan ng mga masasakit na salita ang aking ama at ang kuya ko, hindi kita masasaktan. Sigaw niya rin dito. Bakit? Totoo naman ah. Kriminal naman talaga ang kuya mo. Kailangan malaman ng lahat ng taong nandito na ang kuya mo ay isang kriminal at isama mo na rin ang ama mo na tsak din akong isang kriminal. Ikaw naman ang mukhang pera at isang magnanakaw. Stop it, Kim! Pagalit na pinutol ni Dylan ang sinabi nito. Huwag mo nang ituloy kung ano man ang sasabihin mo. Dahil hindi mo gugustuhin kung tuluyan ang maubos ang pasensya ko. Matagal na ako nagtitimpi sa'yo. Nagpipigil lamang ako dahil babae ka. Pero huwag mo uubusin ang pasensya ko, konti na lamang natitira. Huwag mo ang pagsalitaan ng ganyan ang fiancé ko, Dylan. Galit naman na singhal ni Frederick. Kung gano'n, huwag mo rin hahayaan ang fiancé mo nasaktan at pagsalitaan ng kung ano-ano masasakit na salita ang babaeng pagkakasalan ko. Dahil hindi niya siya kilala. Wala siyang karapatan na saktan at sabihan siya ng kung ano-ano. Pagbabanta rin ni Dylan. Really, Dylan? Ang pangit mong fiancé? Na hindi ko mawari kung saang basurahan mo ba pinulot ang ipagtanggol mo. I can't believe you, Dylan. Hindi ko lubos akalain na ibababa mo ang standards mo sa ganyang uri ng babae. Hindi naman makapaniwala si Kim. Nagtataka ka kung bakit si Claudine ang pakakasalan ko. At hindi ako nagpropose sa'yo nung tayo pa. Hindi ba, Kim? Then I am going to tell you. Mahal ko si Claudine. Kaya ako siya pakakasalan. Pero ikaw, niminsan na hindi kita minahal. We may have been together before. Pero hindi kita minahal sa mga sandali na yan. Sa patabang dahilan yun para tigilan mo ng babaeng mahal ko? How dare you, Dylan? I love you. Hanggang ngayon, mas mahal pa rin kita kaysa kay Frederick tapos sasabihin mo sa akin na hindi mo ako mahal dahil sa walang yung babae na yan? Si Kim na rin ang tuluyang naiyak. Hindi na ito pinagtuunan pa ng pansin ni Dylan. Sinigurado lang nito na maayos na siya at inalalayan na siya para umahon sa pool. Galit na galit ang lolo at lola ni Dylan dahil sa gulong nangyari. Hindi ko lubos akalain na magagawa niyong gumawa ng iskandalo sa ganitong okasyon. Mawala na ba talaga kayong tamang asal at delikadesa? Bulyo sa kanila ni Doña Maddie. Lola, si Claudine naman pong naon eh. Umiiyak pa rin na sabi ni Kim. Yakap-yakap ito ni Frederick at pinagtatanggol. Sinampal niyo po ako nang malaman niya na ex-girlfriend ako ni Dylan. Kung ano-ano pa po masasakit na salitang sinabi niya sa akin kasi hindi niya raw po tanggap na ex-girlfriend ako ng fiancé na. So she's insecure, Lola. Nasaktan ako kaya dapat na nagumanti po ako, di ba po? Sinungaling ka. Dinuro naman ni Claudine si Kim. Ikaw ang nauna. Wala akong kahit anong ginawa sa'yo, pero bigla mo na lang ako minaliit sa pamilya sa harap ko. Kung anong mga masasakit na salitang sinabi mo sa kanila? No, you're lying. Ikaw ang nauna. Sobrang insecure mo kasi sa akin, kaya hindi mo tanggap na minsan naging akin ang fiancé mo. Stop it, Kim! Puno ng pagtitimpe na sabi ni Dylan. Kilala kong pakakasalan ko, at alam kong hindi niya magagawa ang lahat ng binibintang mo sa kanya ngayon. Ikaw ang nauna. Kaya kayo nagkakagulo. Huwag mo ang babalik ta rin ang kwento at mas lalong huwag pagmumukain na insecure siya sa'yo. Dahil wala namang kain si insecure sa'yo, no? Tama ang anak ko. Mama at Papa, sumabat din si Doña Margaret. Kilala ko rin si Claudine. At batid ko na malabong gagawin niya ang lahat ng sinasabi ni Kim. She's kind. Kung wala kang sinasabi na ikakasakit ng loob niya, alam ko hindi kanya sasaktan. Nakialam na rin ang magulang ni Frederick para ipagtanggol naman ang kanilang anak at natigil lamang ang sagutan ng binulyawan silang lahat ni Don Cervantes. Maya-maya pa ay binuksan ni Frederick ang usapan tungkol sa isinagawa raw nitong investigasyon sa kanilang dalawa ni Dylan kung saan nalaman nilang totoo na hindi sila tunay na mag-fiancé ni Dylan. Galing lang sa isang mahirap na pamilya si Claudine. Lumuwas siya ng Maynila para maghanap ng trabaho, para makapag-ipon siya ng pera na pampiyansa ng kuya niyang kriminal. Ang kanyang ama naman ay hindi makalakad dahil sa isang aksidente, kaya isa rin yan sa dahilan ni Claudine kaya siya umalis sa kanilang probinsya.
Tingin ko ay na-meet niya lang si Dylan at inilock siya ni Dylan na maging fake fiance niya para paniwalaan tayo sa kasinungalingan. And I'm sure, ginawa yun ni Dylan para sa mana. Para makuha niyang mana na galing sa'yo. Pinagluhululoko lang nila tayo. Hindi naman totoo ang relasyon nila dahil napaka-imposible naman kung mahalin na agad nilang isa't isa at biglang mag-decide na magpapakasal. Kahit wala pang isang taon mula na mag-meet sila, right? Pareho silang sinungaling kaya hindi na nakakapagtaka kung si Claudine ang unang nanakit kay Kim. Mariin namang napalunok si Claudine dahil sa sinabi ni Frederick. Si Dylan naman ay nakatiim ang panga at nagliliyab ang galit sa mga mata. Take back what you said, Frederick! Ngumisi si Frederick. Bakit? Natatakot ka ba na mabuking nila lolo at lola ang lahat ng kasinungalingan yung dalawa? Takot ka ba na wala kang makuhang mana? Alam nating lahat na hindi ako ganong klaseng tao. Wala akong pakialam sa mana o yaman. Kung meron mang sakim sa mana dito, ikaw yon at hindi ako. Gumisi lang si Frederick at nagpatuloy sa sinasabi. La, lolo, nagpapanggap lamang po ang dalawang yan. Hindi nila tunay na mahal ang isa't isa. Niloloko lamang nila kayo. Si Claudine, hindi naman siya galing sa isang mayamang pahimilya. Mahirap lamang sila. Hindi na pinatapos pa ni Doña Maddy ang sinabi ni Frederick. Do you think we don't know that, Frederick? Hindi naman kami tanga kaya sa malamang ay mas nauna pa kaming nagawa ng background check kay Claudine. Alam namin ang lahat ng bagay tungkol kay Claudine. Maging ang tungkol sa pamilya niya ay alam na alam din naming lahat. At hindi kriminal ang kuya niya. Napagbintangan lamang siya at ang kanyang ama naman ay isang mabuting tao. Kung meron mang masasamang tao dito, kayo yun ni Kim. Kayo nang walang hiya mong fiance na kahit sa'yo magpakasal, ay si Dylan pa rin ang tunay na mahal at hinahabol-habol. Kayo ang nandoko kay Dylan simula pa lang. At ngayon mas lalo lang namin yung napatunayan. I am so disappointed in you, Frederick. Hindi ako lubos makapaniwala na gagawin mo to. Para lang sa mana? Galit na galit si Doña Maddy kay Frederick at Kim. Maging sa magulang ni Frederick na kinukonsideraw ang anak sa masamang plano para makuha ang mana na nakalaan para kay Dylan. Alam nyo, una pa lang ay alam na namin na nagpapanggap lang ang dalawa. Hindi naman kami mga tanga para maniwala na mahal na agad nilang isa't isa. Ngunit habang tumatagal, mas napatunayan din namin na malinis ang intensyon ng dalawa sa ginagawa nila. Kaya nag-decide si Dylan na gawin yon. Dahil alam niya ang masamang plano niyo. Habang si Claudine naman ay ginagawa ang lahat para sa pamilya niya. And to be honest, I really don't care kung habang buhay man silang magpanggap. As long as hindi sila nag-iisip ng masama sa amin, ayos lang sa amin na magpanggap sila. Unlike you. Alam kong nag-decide lang kayo na ma-engage at magpakasal dahil gusto niyo na makuha ang mana na para dapat kay Dylan. And that's something I cannot accept. I'm done pretending, Lola. Nagsalita si Dylan. Kung kaya ang lahat ng atensyon ay napabaling dito. Kahit si Claudine ay napatitig sa binatang katabi na sobrang seryoso ng ekspresyon. Kung ano man ang sinabi ko, kung ano man ang nakikita niyo, lahat ng yun ay totoo na. I'm done pretending with my fake feelings dahil lahat yun ay nagiging totoo na. Ang kaninang labis na inis na ekspresyon sa mukha ni Doña Margaret ay napalitan naman ng saya at napatili pa ito. Ang ibig mo bang sabihin ay totoo na ang feelings mo para kay Claudine, anak? Nagugustuhan mo na ba siya? Mariing na palunok naman si Claudine. Hindi maalis ang tingin niya kay Dylan at tumango bilang sagot sa tanong ng ina. Yes. I admit nung una fake ang lahat. Nung una'y nagpapanggap lang kaming dalawa. Nung una'y wala pang totoong feelings. Nagpapanggap lang ang lahat noon. But everything is real now. Mariin na napalunok din si Dylan. Nagkatotoo na ang lahat. Bahala na kayo kung anong gusto niyong isipin. Kung hindi kayo naniniwala ay wala na sa akin yan. I'm telling the truth. I have fallen. And that's all that you all have to know. Hindi naman lubos akalain ni Claudine ang mga narinig niya mula kay Dylan. Hindi naman agad rumihistro sa utak niya ang lahat ng sinabi nito.
kahit pa noong hinawakan na ni Dylan ang kanyang kamay ay hinila siya paalis sa lugar na iyon na animoy wala siya sa kanyang sarili. Nagpatianad lang siya dito. Dylan, saan tayo pupunta? Nang makarating na sila sa parking lot ay saka lamang siya nahimasmasan at saka lang siya naisatinig ang tanong sa kanyang isipan. Ilalayo kita sa lugar na iyon. Pero baka magalit sa'yo, lolo't lola mo. No, they will understand kung mananatili tayo doon ay lalo ka lang nilang sasaktan. Pero ayoko magalit sila sa'yo. Bigla namang tumigil si Dylan sa paglalakad at sinandal ang likod niya sa isang sasakyan. Mas lalong ayoko na patuloy nilang saktan ang damdamin mo. Kung magagalit man sila sa'kin, wala akong pakialam. Ang mahalaga, hindi ka nila masaktan. Tumitig siya sa mga mata nito na puno ng emosyon na hindi niya magawang pangalanan ng lahat. Ako ang dahilan kaya ganun ang nangyari sa'yo kanina. Ako ang dahilan kaya na-insulto ka nila maging ang pamilya mo. And I'm really sorry about that. I'm sorry dahil nadamay ka ng dahil sa'kin. I'm really sorry. Kakikitaan ng guilt ang mga mata nito na diretsong nakatingin sa kanya. May kung ano sa loob ni Claudine na hindi gusto humingi ito ng tawad sa kanya nang dahil lang sa nangyari. After all, wala rin naman itong kasalanan dahil ginusto niya rin naman na pasukin ang gusot na ito. Nang sandaling pumayag siya na maging fiancé ni Dylan, inalaw niya na rin ang sarili niya na masali sa problemang ito. Ang sinabi mo kanina, totoo ba lahat ng yan? Totoo bang may feelings ka na rin para sa akin? Umaasang tanong niya. Lumamlam ang mga mata ni Dylan. Mariin din itong napalunok ng sariling laway. Yes, totoo ang lahat ng sinabi ko kanina. I'm starting to have feelings for you. And I think my feelings for you deepen every single day that passes. Walang hindi totoo sa sinabi ko kanina sa kanilang lahat. And I'm aware na nung una pa lang ay nagpapanggap lang tayo. Pero nagkatotoo na ngayon. Totoo na ang feelings ko para sa'yo. Kung ganun, wala kang dapat nahingi ng tawad sa akin dahil tulad mo, may nararamdaman na rin ako. Pagtatapat niya rin. Mas lalo namang lumamlam ang mga mata ni Dylan kapag kuha niya na pangiti at inabot ng isang kamay ang kanyang mukha at marahan yung hinaplos. Liligawan kita. I'll take everything slowly. But rest assured na seryoso ako sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman alam ni Dylan kung kailan nagsimula ang nararamdaman niya para kay Claudine. Noong unang beses ba nakikita sila at sinukahan siya nito? O noong nasa police station sila at nakita niya ito kung paano matulala? O noong mga sandali na kailangan nilang magpanggap? Hindi niya alam kung kailan. Ang alam niya lang ay unang pagtatagpo pa lang ng mga mata nila ay may nararamdaman na siya. Hindi niya lang masabi kung kailan bang mas lumalim. Katulad niya ng pangako niya, niligawan niya si Claudine. Pinaramdam niya dito kung gaano siyang kaseryoso sa nararamdaman niya at hindi lamang siya basta naglalaro o nagloloko. Maging ang magulang at mga kapatid ni Claudine ay niligawan niya rin. Hanggang sa wakas ay nakuha niya rin ang matambis nitong oo. Ngayon nga ay ang araw na pinakahihintay ni Dylan na mangyari. Kabado siya habang mahigpit ang hawak-hawak ng mahigpit ang maliit na red velvet box. Kayang-kaya mo yan, bro. Pagpapalakas sa loob niya ni Marco. Oo nga, Kuya D. Huwag kang kabahan. Tsak naman ako na magpapakasal si ate sa'yo eh. Sabi naman ni Ara. Good luck, Kuya D. Sinat naman na tinaas pang isang kamay. Ngumiti naman si Dylan sa kanila at nagpasalamat. Hindi pa rin mawala ang kaba niya kaya kinausap din siya ng mga magulang ni Claudine. Good luck, anak. Alam kong mahal na mahal ka ni Claudine kaya magpapakasal siya sa'yo. Sabi ng ina ni Claudine habang yakap-yakap siya. Thank you, Mama. Kumalas si Dylan sa yakap at lumapit sa ama ni Claudine na nasa wheelchair. Nakangiti naman ito sa kanya at sinabi na huwag siyang masyadong kabahan. Yumuko naman si Dylan para yakapin ang ama ng kasintahan na palapit niya nang maging ama na rin. Good luck, anak. Huwag kang kabahan. Thank you, Papa. Maya-maya pa ay dumating na ang mga magulang niya kasama ang babaeng pinakamamahal niya at nag-iisa lang sa puso niya. Dumating din ang ilan sa mga pinsan niya.
kabilang na si Vivery na todo suporta para saksihan ang proposal niya kay Claudine. Sa gitna ng 1,000 makukulay na mga bulaklak, sa ilalim ng nagliliparang mga lobo, sa harap ng kanilang pamilya ay lumuhod siya sa harapan ni Claudine na hindi na pigil ang pagbuhos ang luha. Claudine, I know I made a promise to take everything slowly. Isang taon pa lang tayo magkasintahan pero hindi na ako makapaghintay na matawag ka na aking asawa. Hindi na ako makahintay na iharap kita sa altar. 1 year of being together isn't that long. I know, but I want to let you know that I'm willing to spend the rest of my life with you. Will you allow me to be with you for the rest of our lives? Will you allow me to be your husband? Will you marry me? Kinakabahan si Dylan dahil ang buong akala niya ay tatanggi si Claudine kung kaya tumangu-tangu ito ng sobrang saya ng puso niya. Oo, pumapayag ako magpakasal sa'yo. Dylan's smile widened. Halos papatak na nga ang luha sa kanyang mga mata na sinuot niyang singsing sa daliri nito. Pagkatapos ay tumayo siya at niyakap ang kanya ngayong tunay na fiancé ng sobrang higpit. Thank you, and I love you so much. Humigpit din ang pagkakayakap sa kanya ni Claudine. Mahal din kita, Dylan. Mahal na mahal. At sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, naglapat ang kanilang mga labi. Ang farm kung nasaan sila ngayon ay napuno ng hiyawan at palakpakan. Isang taon mula ng proposal ay ikinasal silang dalawa. Agad ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan at biniyayaan sila ng isang napakagandang anghel na mas lalong naghatid ng kasiyahan sa kanilang buhay. At ang sayang iyon ay mas lalo pang nadagdagan nang nakapagtapos si Claudine sa pag-aaral. Si Marco naman ay nagtrabaho sa kumpanya ng lolo at lola niya at kalaunan ay nakagraduate na din sa course na gusto nito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito at Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!